Magandang umaga mga kabasra. Ito po yung ating bisita. Sir, paki-state na mo yung pangalan mo. Kung sino ka? Taga saan ka? From Ilocos Norte. Fanshir ng Ilocos Norte. Anong club, sir? AIPF. Association of Ilocos Pigeon Fanshir. Anong masa? At IRPA. Ayan, IRPA. IRPA, ayun. Sino mga famous na ayan, shout dyan, out naman? Ayan, dyan yung mga idol fanshirs natin dyan. Katulad nila Rapid Don Domingo. Oh. Organic Look. Oo, malakas sila yan. Sir Gerson Clemente. Ayan, oo. Oh. Sila Press Justin Liliera ng IRPA. Ayan, shout out po sa kanila. Avatar Lope ni Gelmar Reyes, Lawag City. Mga kasama natin. Ayun. At si sige sir, okay lang. Eric Chan ng AIPF. Yung ano natin, bago nating club sa Ilocos Norte. Yung para naman kasi naisip ko lang tong magkaroon ng content sa kumbaga sa page para makilala naman yung ibang fanshare na dumadalaw at bumibisita dito sa loob. So, isa na si Sir na nag-commit siya na makakapasyal dito. Kapasyal. Nag-ride lang po ako. Wow! Simula saan siya? Simula kay Inta. Tapos, pauwi na ng Ilocos. Galing kasi ako ng Ilocos. Yung balikan lang. Para mamit na mamit si idol basta natin, siyempre ang malaking karangalan na tulad ko na someday na maging maging sunod sa yapak ni Sir Basra King. Siyempre iba rin yung iba rin yung kahit paano may napapalo. So, merong inspirasyon, motivation, hindi dyan na yan. Katulad ko, nung kabataan namin, nung year 1998, inspirasyon ko si Kong Ray. Okay. So, kasi nakakasama namin niya, bata pa siya nun. Siyempre, kumanda na 20 years ago. Nakakausap namin yan para ikaw personal. Walang di katulad ngayon. Kaya sayang yung mga panahon na, di ba, namit mo yung isang tao, wala kang remembrance. Sa isip mo na lang nandun Kaya naisip ko, bawat, halimbawa, nagpunta ako sa isang lugar, kahit ba, magsasalita. Para meron kang, halimbawa, pag masasabi mo, anak, eto kami, nung bata kami, mga pamilya mo, di ba? Di katulad nun, na picture lang. Pero may picture kami ni Nakong Ren. Kasi nga siya yung, alam po, isa sa pinakamagaling na magkakalapa. Legendary na talaga. The living legend. Yun, si Kong Ren. Saludo ako sa kanya. Saka anytime naman, tawagan ko yan eh. Oh, Chad! Nakamampakan siya. Oh, anong balita? Yan yung mga ganun ba? Kasi nga, naging close musika. So, siya patulad ng iba, gusto ko rin na siyempre iba yung may ina-idolize ka na sa bagay niya. Kumbaga, yun yung stepping stone Ito pala, kaya ko pala. O, ganun ba? Part of motivation na rin kasi yung set. Siyempre, kung yung nakikita mo sa kanila, parang gusto mo mag-reflect din sa'yo. Ganun na sa someday na yung pangarap ko maging matupad, maging successful. Katulad namin nung panahon namin, maaiyak sa inyo. Pananaan, mahirap. Yung mga sasakyan, wala pang truck na ganyan. Sinasakay lang namin sa jeep, arkila kami. Papuntang Manila, and then hanggang Batanga, hanggang Naga. Jeep lang yun. Jeep lang. Inarkila namin. Tapos may mga watcher kami pag binitawan. Old-time race na ganyan. Tapos, nag-ano din kami sa sinasakay lang yun. Nagsakay ka lang sa Manila. Okay. Sa PRPF. Tapos kaya makakrates. Makakrates. Yun. Hindi katulad ngayon na high-tech na. High-tech na. Text yourself lang. Watcher. Ganun lang. Yeah. Sana. Tsaka, hindi katulad nung panahon namin. Hindi katulad kina Kong Ray. Siyempre, kahit kaibigan mo. Hindi ka naman burout na. Okay. Kaibigan kita, bigyan. Hindi. Nakakaya din siya. Siyempre. May pungunan yung tao. Tapos, kasi niya mo. So, ginagawa na yun. Kung gusto mo, mag-ipong ka. Bigyan. Siyempre. Diba? Tapos, hindi pa. Minsan, hindi sila, hindi sila nagbebenta ng ipon. Kaya kami nun, nung nakadiscover kami, siyempre, yung katulad ko,
yung sa aking ano, yung sa aking mga ibon talaga. From the beginning talaga very ano, pinanggalingan talaga. Training. Itong ma-develop. Kaya hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Hindi nila mabubo. Nag-iisip sila kung anong bloodline ng Basra. Sabi ko naman eh, sige, magpatutuwa kayo saan galing ang Basra. Abisama dati. Tawaan ng kami. Nabasa ko dati yung article na ganun siya. Oo nga, para sa sabi nyo, basura lang. Oo, di ba? Ganun yun. Hindi, mahirap talagang mag-start sa mga ito. Una-una, pag nag-start ka sa mali, matagal na proseso. Una, swerte yan ko lang. Swerte lang. Hindi katulad na yun ng iba. Halimbawa, sa Big Love, mabibenta ko kayo. Okay. Sa may pera ko. Hindi katulad noon. Mahirap na. Kaya swerte kayo. Kayong mga bago ngayon. tawag dito, makakapag-start din. Maganda. Kasi marami ka ng ano eh. Kumbaga, mga references ka na saka makapag-acquire kung anong gusto mo. Parang gano'n. Meron ka ng, kumbaga, titingin ka lang sa, anong tawag dito? Sa Google or Facebook. Magkikita mo na yung mga sikat, di ba? Ang alapati. Ay idol natin sana mga yung Big 3. Oo yan. Big 3 yan. Magagaling din yan. Namimit ko rin sila sa mga ano, sa mga races natin. Kaya yung races. Ako, yung recommend ko doon, maganda doon, One Lock Race. Kasi unang-una, kahit pinag-usapan na natin kanina, mula Lawag, pababa dito, ang layo. Biro mo? Kaya kung One Lock Race ka, Bitawan, Naga, no? Biro mo, layo nun. Hindi lang Naga, kung kayang mga hanggang 700 kilometers. Okay, kasi kaya natin magpawi ng 600. Isagad mo ng matlog yan, no, sir, no? Matlog. No? Tapos, ano kayo? Dito, ano naman dito eh? Safe tayo dito. Pinaka-safe kayo. Kung magpa-one lock race, walang ano. Wala kayong dadaan ng mga lambat. Kasi yung malilinis yung lugar niyo. Kasi yung sa mga part na dito ata, ano, sir, no? Malambat. So, kaya mo, sir, isa-suggest natin yung sa mga kasama-sama natin. Ayun, mga kabasra, suggestion sa, ano, sa Lawag, kung may magpipinance dun na, ano, sasali naman kaming mga taga Central Luzon, pati yung mga National Capital Region hanggang Mindanao, pwedeng magpadala ng ibon sa inyo. Diba? Pwede. Kasi ang pinakamagandang site yung sa inyo eh. Ang Lawag eh. Unang-una, kahit ulitin ko, kayong pinakadulo eh. So, yung walang hangganan. Kayo nang bahala kung hanggang saan. Final laps nyo eh, 800. Basta maganda yung panahon at makapagpawin. Diba? Pwede siya. So, yun ang masasuggest ko. Ayun ang maganda dyan. Kumbaga, talagang apari hanggang hulo. Kilala na yung pagkakalapati. Umaangat na yung ano, umaangat na yung industry ng kalapate. Ng pagkakalapate. Saka isa pa, iba na yung mga dating nagmama, no? Iba, nagpo-full time na sa kalapate. Iba naman, nahati. Meron sila lokman. Kasi nga, nakikita nila yung ganda dito. Tsaka dito yung sama ng kalapate, iba. Di mo mang kilala yung tao, nakita mo lang sa Facebook, buong loob mo. Kasi parang kapatiran ito eh. Kaya sir, may ano ako, tanong, ay meron akong konting ano sa inyo, sir, na ano yung may papayo niyo sa mga nagbabalak pa lang yung mga kabataan na gusto pumasok sa pag-iibon, sa pigeon racing organizations mga ganun siya. Ano yung pwede yung starting ano nila na mas madedevelop nila yung sarili nila? Oo, dito. Dito ganito. Siyempre, hindi naman lahat libre. May binibili. Kung wala ka talagang pera, magsama ka. Hanggang magkaroon ka ng kalapating maganda. Kasi hindi naman lahat na
yung give birth na yan, wag kang sa akin pag na-give birth, talagang maganda kasi ako masira pangalan. Pero sa iba, wag kang umasa na binigyan ka na nga gusto, top line pa, wala ka mang ka-effort, mamimili ka pa, di ba? So, ang maganda, mag-ipong ka. Kasi ang pagkakalapate, gastos. Gastos talaga. Hindi yun ano. Part of responsibility na yun. Kasi parang pumasok ka sa pagpapamilya. Oo, tama. Parang nag-asawa ka. Anong gagawin mo? Parang asawa mo lang. Asawa mo lang. Paano yung kakainin, di ba? Inihin mo nga lang yung asawa mo. Niligawan mo nga lang na walang bayad. Pinakasal mo. Tapos yung baga ganun. Parang may commitment ka na. Yun ang mga ano ko, mapapayo ko unang-una. Pag nagkalapati kang nag-full-timer kang nagkakalapati, kailangan may ano ka, may sweldo, may ano ka, trabaho. Trabaho. Kaya wala man. Masusustain mo yung hilig mo sa pagkalapati. Kasi, talagang kalapati, gastos. Kasi mag-excel ka, maaarap ka na, tawag lang sir, magtrabaho ka, mag-sumikap ka. Para mas matutusan mo yung hilig mo, di ba? Ganun yung ano, pagkakalapate. So, pangalawa. Magkakaroon ka na ng disiplina rin sa sarili mo. Una, disiplina talaga. Magigising kang maaga. Tapos kung may mga bisyo ka, ililesen mo yan. Siyempre, para sa patoka. Para sa magagawa. Ganun siya. Tapos, nandun na tayo. Una, ano yun? Kailangan may pera ka. Tama ka. Huwag kang criticize ng criticize sa mga club. Tandaan mo, pag ang mga club nagsawain, nawala. Saan ka lalaban? Criticize mo sila, dalawa kasi yung dalawang bagay yung pag-criticize, isang positive, isang negative. Pag criticize mo yung club, dapat positive. Okay. Hindi negative. Hindi yung sisiraan mo para lang pa sarili mo, tapos nilipat ka sa isang club. Mga bago kasi, akala nila nakawar ng magandang ibon, akala nila panalo na. Hindi ganun yun eh. Okay, kumbaga, kung paano mo rin itrato yung ibon na na-acquired mo. Acquired mo, paano malagaan, paano yung supplement, paano yung training. O, yun nga, yung nandun yung bloodline, dog management, conditioning. Nandun, papasok lahat doon. So, kung ano lang yung na-achieve mo. And then, ang kalaban mo, hindi yung puncher. Kalaban mo, sarili mo. Dito. Simbawa, natalo ka sa race, so ikaw magde-develop, ha, ganito yung tinakbo ko, nakapagpawi akong ganitong speed. Yun lang. Huwag yung biglang, pag ano mo, nasa karera ka na, tapos natalo ka, nadaya, nadampot, nadukot, ay, huwag mo alin yan, wala sa ugaling kalapati yan, lalo na ngayon, naka-Facebook lahat, hindi ka makakapandaya. Diba? So, ganun lang. High-tech na lang. High-tech na. Diba? So, yun ang mapapayo ko sa inyo. Maganda yung kalapate. Magandang maganda. Mawawala lahat ng bisyo mo kasi makaka-focus ka dun. Saka pag nanalo ka, sikat ka. Biro mo, nanalo ka eh. Kalaban mo dyan, sabi mo, mahina na yung 1,000 doon. Tapos ikaw nangunguna. Okay, pagkatapos dun. Yun nga, pagka hindi mo talaga kaya, o newbie ka, hindi mo kaya mag-alaga, sali ka sa mga one-lock race. Sa Pilipinas, may mga trusted naman yung nagpapa one-lock race. Marami na, sir, no? Dito sa ano sila. Dito, hindi ko na lang babanggitin, pero marami na. Marami na magagaling na magpalaro ng mga one-lock race. So, siguro yun lang, yung nga sabi ko sa'yo. Pag nagka one-lock race sa inyo, sigurado, oo. Marami. Yun ang pinaka, trusted, maglagay ka ng mga CCTV, lahat ng mga gawa nyo, para maging, ano, transparency sa lahat. Ipinta nila kung paano yung treatment nila sa ibon. Ayun na. O yun, pwede sa mga beginner yun. Para makita nila yung bilis. So, sir, ano pa? Okay na yun, sir? Okay na yun, sir. So, salamat ulit, mga kabasra. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ito, para magka-content po yung ano namin. At in the near future, meron kaming, kumbaga, nakikita pa rin, tatanda rin tayo at makikita natin yung itsura natin at yung pagmamalaki sa susunod na mga generasyon ng nangangalapati. So, salamat. Dagdag tip sa akin din, natuto ako sa kanya at kahit konti may na-share din. So, salamat po sa inyo. Maraming salamat, sir. Richard Caparra sa Master Basta. Okay, salamat.